as you know po, no, yung ating curriculum guide para sa K-10 ay inilabas na natin for public comments. Sa ngayon po, base sa huling update sa atin ng curriculum strand and my weekly meetings with them, ngayon po, they are collating the comments, no? And then, of course, ang gusto nating makuha talaga, eh, lahat ng comments ng public ay may consider natin para matweak pa natin further yung K-10 curriculum. At we are really looking to, once these comments are collated, we are looking to roll out na po yung ating K-10 for implementation, not this coming school year, pero sa 2024-2025. Yun po yung ating target. Pagdating naman po sa senior high school, as you know, nag-start po tayo noong November. Consultation muna po tayo again. And then after that, magkakaroon tayo ng review proper. And then tsaka na yung revision kung meron man silang i-revise. And then babalik tayo, ilalabas ulit natin yung ating curriculum guide for transparency. As you know, yung ating curriculum guide is still a draft, no? It's still a working draft. That's why we want to get the comments. But ayon nga sa ating curriculum guide, and we need to clarify this, no? Hindi po natin tinanggal yung mother tongue as a medium of instruction. Ang tinanggal lang po natin yung mother tongue as a subject. Pero patuloy pa rin naman pong medium of instruction ang mother tongue. But again, we will wait for yung mga comments natin and then we will get our cue from the curriculum strand kung yun nga yung talagang kalalabasan ng final K-10 natin. Para makita at ma-highlight, no, yung role ng language dito sa ating inclusivity. Kasi for example, kung ang yung sinasabi nga natin kanina, no, na kunwari, ang itinuturo na or yung medium of instruction sa iyong classroom ay hindi mo naman naiintindihan, automatically excluded ka na eh. Kasi hindi ka na matututo. That's why it's really important to have these summits, to have these dialogue exchanges between experts para matukoy talaga, no, kung ano talaga yung most effective dito sa ating bansa pagdating sa language. And of course, really to highlight kasi gusto talaga natin na we are focused on inclusivity dito sa basic education. And language is definitely plays a key role in inclusivity. So kaya tayo nagkakaroon ng ganitong summit. Sa ngayon, as you know, meron tayong matatag agenda. It's more of a holistic approach po talaga. Narinig din natin, I think yesterday, may mga comments that nutrition may be a part that affects IQ. Of course, I'm not an expert in that. But dito po sa ating ginagawa ngayon sa DepEd, pagdating sa nutrition naman, meron tayong school-based feeding program. Pagdating naman sa alam natin na medyo may kahinaan pa tayo, no, sa reading, that's why we are rolling out yung tinatawag nating National Reading Program. And then meron din tayong National Math Program. Meron din tayong i-roll out na learning camps this break, no? So ito po ay parte lahat yan ng ating mga strategies to really improve quality basic education. But dun sa report, we will read the report. And if there's anything else that we need to do in terms of intervention, definitely it will be discussed within the department. We will be coming out with, once it's finalized, yung ating school calendar for 2023-2024, which will indicate yung dates na po kung kailan ang start ng classes. Finalizing na po tayo dyan sa department order na yan. We will come out with it once it's ready. Ang gusto kasi po natin, pati yung Brigada Eskwela Guidelines, for example, ilalabas na rin natin sooner rather than later. So, antabayan na lang po natin, lalabas po natin.